kayo at nandito na naman ako. Okay, simulan natin to. Isa muna, mapayapang Biyernes Santo po sa ating lahat. Coaches, operator, rider, sama muna basher para ma-bless sila ngayong araw na to. Marami pa bang basher? Oo, dami ko pa nakikita. Okay. Tip natin ngayon sa mga rider na gustong makuha ng booking, maraming booking, and anong secret ng app ng TokTok, eto pag-usapan natin ngayon. Mag-intro pa ba tayo? Huwag na, wala nang intro, game na. Okay, pasok TokTok. Okay, yun na nga, ang application ng TokTok para sa mga operator at rider, dapat ini-explore po natin yan. By the way, ako po si Kuejin. Meron po akong 36 riders. And lahat po sila nag-aakit ng saktong-saktong tubo para sa aking negosyong pinasok. Okay, first, sinasabi ko tungkol sa app. Marami pong talagang kasi bago pa nga lang, di ba? Maraming glitches and tricks na minsan self-explainable, minsan naman kailangan pinag-aaralan. Okay? Mapakita ko sa inyo ngayon ano ang kalakasan at kahinaan ng ating application. So, kung makikita nyo dito sa screen, sa likod, kung naayos ko, ayan po yung app. So, sa app natin, meron po tayong refresh, go online, and go offline. Okay. So, sa mga rider, alam ko ang frustration ninyo is laging order no longer available. Bakit? Bakit? O, sige. Siguro nalaman nyo na to dati. Marami pong rider, lalo na yung mga millennial na rider na marunong gumamit ng clicker. Hindi po daya yan. Wala pong sinabi na bawal gumamit yan. And yan po ay isang tulong para kayo mabilis maka-accept. Kasi aminin natin, talagang ito yung mga rider operator numbers. Andito yung customer pa lang. Pero, guys, nagsisimula pa lang tayo. Di ba po? Soon, wala nang TokTok franchising makakatulong po sa atin yan. Kasi, may equalize yung number. Araw-araw po, titingnan nyo sa map, sa portal, tumataas ang nagda-download. Magtiwala lang. Ako, tiwala kasi pinasok ko to. One time, lifetime. Diba? Sabi ko nga dun sa unang video. So, clicker. Ganito po gumagana yung clicker para maintindihan ninyo. Lalo na yung sa mga old school dyan. Ito. Da-download po kayo ng auto-clicker. Piliin nyo po yung mataas yung rating. So, ibig sabihin po nun kasi yung performance ng application is to the optimum. Ibig sabihin po, gumagana po talaga siya with the minimal bugs. Ganun po ibig sabihin kasi maraming nagre-rate. Okay? Sa mga first timer dyan. Okay? So, na-download nyo na. Open nyo ngayon yung TokTok application, rider application ninyo. Okay? So, na-open nyo na. Ilagay nyo po yung auto-clicker sa gilid. Ang function po ng auto-clicker, automatic niyang kiniklik yung area kung saan mo nilagay yung point. Pwede po yan multiple. Papakita ko ngayon sa inyo single para hindi kayo malito, okay? Kasi multiple, nakakalito po dahil napipindot yung code. Tama? Oo, di ba? Oo. Ito ngayon. So, pipindutin nyo tong start. Pag pinindot nyo po yung start, nag-click na po siya dun sa area kung saan nyo pinindot. Okay? So, pindutin natin itong plus sign and then start. And then,
pag lumabas yung number 1, kasi unang point, pag clinic niyo yung plus, lalabas yung 1. Ilalagay niyo po siya sa area ng accept. Para sa akin po, ah, diskarte ah. Hindi po ako motor rider, ako po yung operator, pero pinag-aralan ko to. Pinag-aralan ko tong clicker at tong app na to. So, plus sign, and then, play. Pag once na pinindot niyo yung play, mag-start na po siyang mag-click, nang mag-click, na mag-click, na mag-click, na mag-click. So, ilalagay po natin siya sa area sa taas. Dito, sa accept. Pag nailagay na po natin siya doon, mag-antay po tayo sa refresh. Press lang natin ng refresh. Press ng refresh. Press ng refresh. Pag may lumabas, kagaya nito, ayan, pipindutin na ni clicker yan. Auto-accept na yan. Kung na-accept na yan, nakaabang na yung kamay mo, ito, tsaka to, para sa code. Tak, 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 tak. Tatlong code. Ganun po ang logic. Bakit tayo na uunahan? Kasi po, kaya sinasabi natin na ang bibilis nila, kasi po, naka-auto-accept na sila at ang poproblemahin na lang nila is yung code. Sa mga pinaka-advanced naman ng mga rider, ang ginagawa nila, multiple. Ganito po yun. Seselect po natin yung multiple sa app. Multiple clicker. So, pagka-press natin ng plus sign, ganun din, lalabas 1. I-press nyo po siya ulit, lalabas 2. So, lalagay nyo yung 1 doon sa refresh. Ito, para sa medyo tamad na talaga to, ha. Sa gusto lang, titingnan lang yung cellphone nila at automatic. So, at discarte po nila, lalagay yung clicker sa 1, yung refresh sa 1, and then yung accept sa 2. So, dalawa. Dalawa yung nagki-click. Ang magiging problema dito at malilito kayo kasi once na na-click ng 1, refresh, may lumabas na order. Kiklik ngayon ni number 2. Pero yung area ng 1, dun din lumalabas yung area ng code. So, ang nangyayari, wala na, nalito ka na. Oh, kasi no. Napipindot na nung clicker yung codes. Nahuli ka pa rin, di ba? Pero at diskarte nung iba, syempre, mga advanced mga rider natin, lalo na yung mga millennial, once na may lumabas at nagpula-pula yung mga codes, pinipindot na nila yung stop doon sa clicker, dito sa kulay blue. Diyan sa may kulay blue dyan. Pipindutin mo yung stop, mag-i-stop, mag-disable yung clicker. And then, makapag-enter sila ng code. So, it's all about synchronization and understanding the system. And, syempre, pabilisan pa rin. Kaya guys, yung mga hindi makakuha ng booking, eh, yan po, kaya mabibilis yung mga kalaban nyo dahil sa clicker na yan. Ngayon, nasa sa inyo po yung kung gusto nyo pag-aralan o doon kayo sa traditional na press, eh, nasa sa inyo po yung binigyan ko kayo ng tip kung bakit nagkaganon. Bakit ambibilis? Diba? Ito lang ang payo ko or healing ng maraming operator. Alam ko, sasang-ayon kayo dito lahat. Mga coaches, sana pakinggan tayo ng company ng TokTok o ng JC na alisin na yung multiple booking. Yun lang po ang hinihiling namin kasi ang multiple booking po, ang rider po na nasa magandang pwesto ang nakakuha ng maraming rides dahil po sa multiple booking at lalo na gumagamit sila ng clicker. Diba? May mga ibang rider dyan nakatanggap ng booking. Hindi mo naalis yan kasi hindi naman, kung hindi naman priority, hindi naman additional 40 pesos, di ba? Hindi mo naalis yan. Mag-aantay yan ng kasunod dahil sa clicker niya. Oh, accept na naman. Hindi pa rin naalis yan. What? Mag-aantay pa rin yan. Ganun po. Ang maganda sana is alisin na yung multiple booking para equal po
kasi nag-aagawan po eh, di ba? Nag-aagawan po sa booking. So lalo na dito sa Metro Manila, nandito po yung talagang sentro and 3 kilometer radius na lang, di ba? Sana mapakinggan tayo ng company na ako, nag-request na ako. Suportahan nyo rin, mag-request din kayo, mag-raise kayo ng ticket, and maayos natin to. Para equal, patas lahat, di ba? Isang booking, isang alis. Isang booking, isang alis. Agree? Ako? Okay. Mabilisan tayo kasi medyo kailangan nating mahinga kasi Biyernes Santo nga, di ba? Magdasal at sana safe po tayo lagi. And tatandaan, tayo nandito na sa negosyo na pinasok natin, panindigan natin. And huwag po tayong maging negative. Huwag na tayong makisali. Sa mga tropang rider naman, mga tol, mga kagulong, mga tok-tokers, kung hanap buhay talagang hanap nyo. Gagawa kayo ng paraan, lalabas kayo. Kung nag-apply kayo ng rider, please, bumiyahay kayo. Kasi kung nag-apply kayo ng rider para magkaroon lang ng app, at kung what? Kailan nyo lang gustong bumiyahay, eh, magpaalam na po tayo sa mga operator natin. Kasi ang mga operator po natin ay namuhunan. At umaasa na kayo po ay babiyahay. At kumita rin naman po sila. Maniwala po kayo sa hindi, mas malaki pa po ang kinikita nyo sa inyong mga operator, mga tropang rider. Dito ay ano lang, tulungan lang. Tayo delivery partners. Katulong yung tok-tok. Diba? Okay. Huwag mawalan ng pag-asa, mga coaches. Gawa ng paraan. And pakisubscribe naman po para meron tayo sa susunod uli. Okay? Simple yan lang. Very subscribe. Pinakasimple yung video.